Okay, may bagong announcement pala. At about ito sa season parts system. Nakalagay dito na on 25th July, we will update season parts system. The season parts system is the content that will unlock limited parts set during only 2 weeks. For more details, information, please check the link below. Ito. Dito ay hindi ko ma-translate lahat sa English at ilang words lang or sentence yung na-translate. Kaya hihintayin ko na lang yung English version ito. At ito pala yung makikita dito. Okay, so yan. Parang ganito. Itong mga item parts ay pwedeng mabili dito sa shop. Yan, may nakalagay dito, go to shop. At dito din. At yung iba, mabibili sa Union, sa Golden Pass, Free Pass, at Return Exchange with Return Score. Okay, so yan yung nabasa ko dito. At ito pa. Ito sa AES. As a purchase yata ito. As a AES at Medal Shop. Okay, so ayan. May mabibili din. At ito yung Season Parts set na Golden Pass at Free Pass. Okay, sa nabasa ko dito ay parang... Okay, so 2 weeks lang yung event. At hindi ko alam kung may kailangan bang tapusin na mga tasks para umabot dito sa level na ito. Ayan, sa nakikita ko dito, nasa 105 at malapit na mag 140. Okay, at ano pa ba yung ibang detalye? Ito. Sa Union at ito naman sa Return Points. Okay, so hintayin ko na lang na ma-release nila yung English version nito kasi ang hirap. Ayaw ma-translate ng page sa English at kailangan ko pa talagang isa-isahin na i-translate para mabasa. Yan. At sobrang haba pa. Kaya, yun, ito yung isa sa mga update ngayon at meron pa. Ito, binabalik nila yung July 2nd hot time. Hello Voyager, to welcome our new users and thank you to the user who are enjoying our game. We will have an hot time event during this weekend. When you visit Aqua World in each day, the reward will be given via in-game mail. Okay, sa 14, 15, 16 ay makakatanggap tayo ng stamina potion at ito sa July 16 itong 50% pearl boost. Okay, so last time na nagkaroon ng hot time event, araw-araw nakakakuha ako ng 3 pieces stamina potion 50. Okay, so yan, rare stamina potion yung nakukuha ko, 3 pieces sa loob ng 2 araw. Tapos yung last day naman, ito yung pearl boost. Okay, so malaking tulong talaga ito, kaya dapat makalagin at makuha yung mga rewards. Okay, at dito naman tayo sa in-game market. Okay, mag-update tayo dito kasi tumaas na yung presyo ng AES. Kaninang umaga lang, or kahapon yata, nasa... Ito, yung lowest price niya, nasa 6.09. Yung pinaka-lowest price, pero ngayon nasa 21 na. At...
Sayang kung bibili ako ngayon kasi ilan lang yung mabibili ko, 16 pieces na lang. Baka bumaba pa, hintayin ko na lang. At sa ibang mga items naman na nakadisplay dito ay parang ganun pa rin. Ganun pa rin yung presyo. Ayan, yung Evolution Stone, same pa rin. Ito ang Special Dungeon Keys. At, okay, so may kaunting pagbabago lang. At itong Resource Chest pala. Kahapon nakita ko yung lowest price nito, nasa 35, 35 podo. Pero ngayon nasa 43 na. Okay, so ano pa ba yung iba dito? Ah, ito. Okay, so ito kahapon nasa 35 din yata ito. Yung piece of item parts. Okay, so yan yung mga update dito sa in-game market. At ito pala, kahapon nasabi ko na parang may napansin akong pagbabago dito sa Aqua Farm pagkatapos ng maintenance. At ito yon. Ah, sana ba yon? Okay. Yan, pwede na siyang ma-zoom. Okay, so yan. Napapaikot-ikot na siya. Tapos yung graphics niya ay talagang nag-iba. Okay, so yan yung nakita kong pagbabago dito. Kahapon, huli ko na nung napansin na may ganito pala. Dati wala pa ito. Okay, at ano pa ba? Okay, so about pala sa Podo, nakita ko din yun. Kanina biglang bumaba. At hinintay ko muna yung sagot ng admin dito sa Discord. At ito yung sabi niya pala. Okay, the price fall is pretty small at the moment. So even small purchase or sell will have a big impact on price. Okay, so yan yung sagot ng admin. At sa tingin ko parang may punto naman siya. Okay, so yan yung update sa ngayon. At pag may bago naman akong nakita dito sa Discord ay i-share ko lang sa inyo dito sa channel. Okay? So, yun lang.